Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo at ganyan ang ginagawa mo? Hindi ako naniniwala nung una na lumaki na yung ulo mo. Hindi ako naniniwala sa kanila dahil kilala kita. Pero mukhang kinain ka na ng sistema at bumalik ka na uli. Doon sa mga dati mong ginagawang vlog na napaka-toxic. Hindi ko rin masisisi yung mga tao kung bakit binabash ka. Kung bakit galit na galit sa'yo yung mga tao sa mga pinagagawa mo at kung bakit sila nayayabangan sa'yo. Wala ko ba dyan, Dol? Wala ko ba dyan? Hindi na ko pa dyan eh. Hindi mo pag-aari yan eh. Hindi mo pag-aari yan eh. Hindi mo pag-aari yan eh. Wala ko ba, sir? Yung seat ko. Eh, bisa mo. Hindi mo sa'yo yan eh. Dol, ilang set ka pa ba? Gasto, mag-ino ka pa dyan ah. Ano? Nabili mo yung machine ah. So may mga fans kaya tayo dito na Corpion, parang respeto lang din sa mga kasama natin na nag-workout. So yun, may nagreklamo kasi. So ang sabi kasi, more of na babastusan daw. So I'm not sure kung ano nangyari, pero it's more part kasi ng policy namin na when it comes kasi sa mga gamit kasi namin, kailangan binabalik. Tapos at the same time, yun, more of respeto lang dito sa mga nag-workout kung ano, kung may gumagamit sa mga equipment. So pwede naman tayo mag-ano tayo para more of mag-different side sa mga equipment natin. Yung mula, sino ba? Actually sir, ako si Lawrence. So ako actually ang fitness manager nila dito sa Trends Fitness po. Ako nga pala si Coach Lawrence. So ako po pala yung manager niya dito sa Trends Fitness. Ah, ikaw pala manager dito. Eh ano ba nireklamo ng mga member mo rito? Masama kong gamitin eh. Yung ibang mga member mo rito, napakatagal bumeso rin sa machine. Kaya yung naghihintay. Ah, okay. Pasensya na po sir eh. Wala ko ba dyan, Dol? Wala ko pa sir. Hindi ako pa dyan eh. Hindi mo pag-aari yan eh. Ano ba sir? Yung seat ko. Eh, bisa mo. Hindi mo sa'yo yan eh. Dol, ilang set ka pa ba? Gasto, mag-ino ka pa dyan ah. Ano? Para nabili mo yung machine ah. So may mga fans kaya tayo dito na Corpion, parang respeto lang din sa mga kasama natin na nag-workout. So, yun, may nagreklamo kasi. So, ang sabi kasi, more of na babastusan daw. So, I'm not sure kung ano nangyari, pero it's more of part kasi ng policy namin na when it comes kasi sa mga gamit kasi namin, kailangan binabalik. Tapos, at the same time, yun, more of respeto lang dito sa mga nag-workout kung ano, kung may gumagamit sa mga equipment. So, pwede naman tayo mag-ano tayo para more of mag-different side sa mga equipment natin. Yung mula, sino ba? Actually sir, ako si Lawrence. So ako actually ang fitness manager nila dito sa Trends Fitness po. Ako nga pala si Coach Lawrence. So ako po pala yung manager niya dito sa Trends Fitness. Ah, ikaw pala manager dito. Eh ano ba nireklamo ng mga member mo rito? Masama kong gamitin eh. Yung ibang mga member mo rito, napakatagal bumeso rin sa machine. Kaya yung naghihintay. Ah, okay. Pasensya na po sir eh. Grabe ka, Bullet. Nagbago ka na. Sobrang yabang mo. Hindi mo dapat ginagawa yan, lalo na ikaw. Trainer ka pa naman, ang tagal mong naging coach, di ba? Coach ka sa gym at yan yung mga kinakaasara natin tapos ginagawa mo ngayon. Hindi na ako magtaka kung maraming tao ang galit sa'yo. Deserve mo talaga na mabanatan ng mga ibang tao na naiinis sa'yo. Grabe ka, hindi tama yung ginagawa mo. Wait lang. Babalikan kita, ayusin ko lang tong cellphone ko. Mga kabakal, may nakarating na naman sa aking video. Video ni Boss Bullet daw. Kung saan tinignan ko na ito daw si Boss Bullet ay parang kinain na ng sistema at sumobra na daw yung yabang niya. Kaya nga naman pinanood ko yung video. Yung video na sinasabi sa akin ng ating kabakal na sobrang bastos daw sa loob ng gym. Napanood ko yung video na to. At ito ang mensahe ko sa'yo, Boss Bullet. Boss Bullet, alam mo na trainer ka.
Alam mo na trainer din ako, pareho tayo ng coach, at kahit kailan, hindi natin gusto yung ganyang pag-uugali ng mga member. Kino-correct natin yan. Dahil kailangan yung mga member ay may respeto sa bawat member na nasa loob ng gym. At may respeto din sa mga coaches. Kasi mahalaga na may respeto yung bawat isa sa loob ng gym. At magsisimula yan doon, syempre, sa community, sa mga coaches, sa mga empleyado, at doon sa mga nagwo-workout. Ang tagal mong gym instructor, gym coach, fitness trainer, personal trainer sa ibang bansa. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo at ganyan ang ginagawa mo? Hindi ako naniniwala nung una na lumaki na yung ulo mo. Hindi ako naniniwala sa kanila dahil kilala kita. Pero mukhang kinain ka na ng sistema at bumalik ka na uli. Doon sa mga dati mong ginagawang vlog na napaka-toxic. Hindi ko rin masisisi yung mga tao kung bakit binabash ka, kung bakit galit na galit sa'yo yung mga tao sa mga pinagagawa mo at kung bakit sila nayayabangan sa'yo. Nakita mo yung video na yon na nagwo-workout yung isang tao pagkatapos akala mo ikaw yung may-ari ng gym? Tama ba yung inasal mo na yon? Tama ba? Nasabihan mo ng ganon yung mga member doon. Yung mga member na yon, kung saan ka nag-gym, nagbabayad din yun katulad mo. Kaya yung mga member na yon ay may karapatan doon sa mga gamit doon na gamitin nila. Hindi lang yun para sa'yo, panglahatan yun. Hindi ko alam talaga ako nung isipin ko sa mga pinagkagawa mo, Boss Bullet. Nawawala na yung respeto ko sa'yo. Kapwa pa naman tayong parehong coach, pero sa pinapakita mo na ugali sa mga tao at napapansin ito ng mga tao, hindi na malabong maging isa ako sa mga basher mo. Ang may advice ko lang sa'yo, Boss Bullet, baguhin mo yung ugali mo. Huwag kang ganyan. Dapat may respeto ka kahit ikaw ay sikat na. Na yan ang lagi mong sinasabi, sikat na si Boss Bullet, kahit sikat ka na, huwag mong kalimutan na rumespeto sa mga taong nakapaligid sa'yo. Instructor ka pa naman, coach ka pa naman, fitness trainer ka pa naman, personal trainer ka pa naman, tapos ginagawa mo yung ginagawa ng tao na kinaiinisan natin sa loob ng gym. Mahiyahiya ka naman, Boss Bullet, dun sa mga ibang taong nakapalibot sa'yo. Baka mamaya magising ka na lang, wala nang taong gustong makipagkaibigan sa'yo at magbigay ka ng respeto sa kanila. Dahil yung mga tao na yan sa loob ng gym, nagbabayad din yan. Hindi lang yan para sa'yo. Pero kung gusto mo na ikaw lang ang gumamit ng mga gamit sa loob ng gym, mabuti pa sigurong magtayo ka na lang ng sarili mong gym na ikaw lang ang gumagamit. Baguhin mo yung ugali mo, Boss Bullet, hindi na nakakatuwa yan.